cute nila. Ayan, natutulog na sila guys. Kasi gusto ko isama dito sa vlog. So, dyan muna sila. Nakabantay naman yung aking kamay para hindi sila mahulog. So, ang si Cookie sa baba, naghihintay. Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, i-update ko kayo from the top nung pagka-stud kay Cookie hanggang sa ngayong mga anak siya. So ayun guys, sa mga gustong magpa-stud at gustong mag-alaga ng aso, tapusin niyo ang video ito. Uumpisaan ko guys dun sa pagpapa-stud kay Cookie. Yung last na menstruation ni Cookie, silent heat ang tawag. Wala siyang dugong lumalabas. So, ang nangyari guys, mapapansin mo lang kapag ka silent heat, namamagalang yung puwerta ng aso. So, hindi pa kami nakapagpa-shoot nun agad kasi parang naninibago si Cookie na may kasama siyang aso. So, parang nagagalit siya ng time na yon. Kasi sabi ko baka malipasan si Cookie, pinabalik ko kaagad kinabukasan yung mag-stud. Mismong si Cookie na yung nagtaas ng buntot. So, ibig sabihin pagka ganun guys, tinaas na ng buntot ng babae, so nag-heat na yun. Pumapayag na siya na pababahan. Ang aso pala guys, pag hindi pa nag-heat, nagagalit yung babae. Binababa yung buntot, and then nangangagat dun sa lalaki. Pagpunta dito ni Uno, yun Uno ang pangalan guys, nung tatay nito, si Cookie na mismo yung tumataas yung buntot. So, ayun, 3 days namin pinashoot si Cookie, and then after yung 3 days na yun, dun kayo mag-start mag-count hanggang 63 days. First week after my stud, so dun na kayo makaka-encounter ng paglilihi ng aso, katulad ng gusto ng tahimik na lugar, gusto ng madilim na lugar, tapos kukunti lang kumain, may kunting pagsusuka, and then laging antok din, tahimik. So, masungit, may kasungitan ng aso din. Kaya huwag niyong lalandin ang aso kapag ka naglilihi. Baka kayo makagat. Sa case naman ni Cookie, after niya maglihi, doon na lumakas siyang kumain. And then, kung napapanood niyo guys yung mga previous na video ko, lumakas siyang kumain nung malapit na siyang manganak. Pinapakita ko rin sa previous video ko kung paano ko ipagluto si Cookie ng mga pagkain niya na masustansya, na may malunggay, kalabasa, at giniling. So, panoorin nyo na lang yun guys. Ang papalapit ang panganganak ni Cookie, nagre-ready na ako guys ng gunting na bago. Yung gunting na andun ginamit ko sa buhok ni Cookie. And then, eto naman guys, binili ko sa bilihan ng mga pacifier na pang baby talaga. So, ito yung ginamit para panghigop ng bara ng lalamunan ng aso. I-continue nyo pa rin ang pagpapainom ng vitamin para malusog yung puppy. So, ayun na nga guys. Pinakita ko rin doon sa dating previous video ko paano yung vitamins ni Cookie. Dapat guys, ang anak ni Cookie is September 5. So, naging August 30. Napaaga ng 5 days ang panganganak ni Cookie kasi ano lang siya, small breed lang si Cookie, maliit siya. And then, apat ang naging anak niya, kaya siguro napaaga. Isa ring reason yun guys, kapag marami ang anak, pwede yung mapaaga ang kanilang panganganak, wala pa sa due date, pwede mapaaga yun guys. And then, yun nga sa case ni Cookie, napaaga siya kasi apat yung anak niya, maliit lang siya. So, ayun na nga guys, punta na tayo dun sa panganganak ni Cookie. Pinakita ko rin guys sa previous na video ko yung pag-anak ni Cookie at tinawag ko yung aking kumare na si Maristel Diasio. Nagpatulong ako kasi sanay siya sa pagpapaanak ng aso dahil marami siyang aso. Takot akong masisaryan si Cookie. Ang ginawa namin ng aking kumare, pinilit naming mag-normal si Cookie. Ayun, healthy naman yung kanyang mga anak guys. Wala pa akong pinapatik na vitamins nito guys. And napadeworm ko na. So ayun nga pala guys, ang pagpapadeworm after 2 weeks, so pwede nyo nang ipadeworm ang aso. Dalhin nyo lang sa vet ang tuta. And then after 2 weeks, doon na sila mag-start na imulat yung kanilang mata. So ayun guys, makikita mo naman na nakakatuwang tingnan. Alam mo yung nakabukas na yung kanilang mata. And nakikita mo na yung mga sobrang cuteness nila. Nakakatuwa. After manganak ni Cookie,
binilhan ko siya ng milk na Puppy Love. So, ayan guys. Pangalawang bili ko na to sa kanya, kay Cookie. Naubos na yung unang bili ko. Alam ko meron ito sa Shopee, Puppy Love na milk. So, 300 plus 45 na shipping fee. So, i-search nyo na lang guys. Pero, ito kasi binili ko sa labas kasi biglang naubusan si Cookie. Hindi na ako nakapaghintay. So, binili ko to sa mga bilihan ng mga dog food. Meron sila dun guys. Sa binyan ko to binili. Nung nagawi ako at bumila ako ng 3 kilong dog food ni Max. So, sinabay ko ng bili to. Ang bili ko nito guys is 320. Pero sa online is 300. So, ayun guys. Ganun kamahal ang gatas ng aso. And ito naman, 2-in-1 naman to guys. Pwede sa mommy or pwede sa puppy. Kaya siguro mahal siya. 3 weeks naman ni Cookie yan bago maubos. Kasi sa isang baso, 3 scoop ang ginagawa ko niyan guys. Ayan, kitang-kita naman guys dun sa mga tuta ni Cookie na napagkatataba. So, sa kanya lang to lahat dumedede. Kaya si Cookie, inaalagaan namin ng gatas, inaalagaan namin ng vitamins kasi sa kanya lahat kumukuha ng pagkain tong 4 na matatabang ito. So, magagana silang dumede talaga sobra. Isisingit ko guys dito yung video kung gaano sila kagana. Panoorin nyo guys. Ayan, sige. Nakakatuwa kasi inaangat na yung kanilang paa. Maglalakad na. Ayan o, oh, nakakatuwa. Inaangat na yung paa. Ay, chut. Naangat. Ay, nanay. Ay, nanay. Gusto na maglakad. Inaangat na. Inaangat na. Baka may tatae sa inyo, ha? Oh, magbigay kayo ng sign. Baka kayo tatae. Nakakatuwa naman, oh. Oh, inaangat na yung paa. Ayan guys, inaangat na yung paa. Gusto na mag-practice maglakad. Oh, sige. Nahirapan kasi mabigat ang katawan. Nako, tingnan mo, nak. Inaangat na yung paa, gusto na maglakad. Ginaganyan niya, oh. Oh, ayan, anak, oh, tingnan mo. Oh, op. Up. Ayun o, tingnan mo na ko. Ayun o, gusto na mag-aral maglakad. Cute. Oh. 18 days pa lang yan. Mga butyug. Magaling mag-alaga si Cookie na aso. Padede ng padede. Ayan guys. Nanay na nanay ang peg. Kita nyo naman, sobrang gaganang dumede. Ang babango nila guys, sobrang. Tapos ang tataba pa. Kaya pagka nanganak ang aso nyo guys, or may plano kayong pabuntisan ng aso nyo, so ganun lang yung ginawa ko. Shinare ko lang sa inyo. Sa pag-aalaga ng aso guys, talagang magastos. Kung sa magastos, lalo na kapagka nagkakasakit. Pero si Cookie naman, hindi pa nagkakasakit nga ever since nasimula nung napunta sa amin. Dahil alaga ako sa vitamins. Dahil nakakatuwa naman talaga guys kapag ka may aso. Alam mo yung hindi mo mababayaran yung saya, yung happiness na nakikita mo kapag ka may aso. Sobra. Member of the family na, gagastusan mo talaga sila. Kadidedi lang nila, kaya antok na antok. So ayun guys, hanggang dito na lang ang aking video. Sana may natutunan kayo sa aking vlog. And kung nagustuhan nyo ang aking video, please give me a thumbs up and pa-comment na rin guys. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button below para ma-notify ka pag may bago akong upload na video. Bye! And ingat po!